Welcome back na naman po. My name is Iki Yusuf Yamato. Nandito naman po tayo sa ating usapang pag-titissue hunting. At tayo na naman ay magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga hapon. At bago natin umpisahan po ang pagbabahagi ng ilang markers na kung saan na iginuhit po sa bato ng mga hapon, ay magpapasalamat na naman po tayo sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsusubaybay at panonood sa aking videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos, mga ka-tissue hunter. At bago tayo mag-discuss ng ating pag-uusapang topic, mga ka-tissue hunter, mag-shoutout po muna tayo sa kay COH Vlog dyan po sa Cebu City. Maraming salamat po sa iyong pagsuporta po sa ating channel. At pag-uusapan nga po natin mga treasure hunter ang ilan po sa mga treasure marker na aking ibabahagi. At hindi po tayo magsasawang magbabahagi ng mga treasure sign and markers po na kung saan iginuhit po sa bato ng mga hapon, sapagkat ito po ay mahalaga upang matuklasan po ng ating mga kababayang mga amateur treasure hunter ang mga sikreto at maaaring makakuha ng mga nakatagong kayamanan na kung saan ibinahon po ng mga Japanese Imperial Army dito po sa ating bansa. So, magbabahagi po tayo ng ilang mga markers na kung saan tumutukoy po sa distansya at tumutukoy po sa mababaw lamang na mga nakabaong kayamanan, sapagkat ang mga malalalim po ay napakahirap kunin. So, atin pong sinisikap na tuklasin ang lahat po ng mga pwedeng kunin na medyo hindi tayo masyadong nahihirapan. So, atin po itong inalam at unti-unti po natin ipapaliwanag sa inyo isa-isa, at sisikapin po natin makakuha pa at makalikom pa ng mga iba pang mga sign na kung saan siguradong may laman na kung saan hindi mahirap at medyo madaling kunin, sapagkat ito ay mga mababaw. So, ang mga sign po na ito ay tumutukoy lamang sa distansya na kung saan na malapit lamang, na hindi ganun kalalim, mga treasure hunter. At atin po itong ibabahagi sa inyo sa abot po ng ating makakaya. So, hali kayo at samahan niyo naman po ako sa pag-explain upang maintindihan po natin ang mga sign at markers na kung saan ibinuhit po sa bato na mababaw ang sinasabi. Back sa ating channel, mga ka-treasure hunter, andito naman po tayo, i-continue po natin ang pagbabahagi po ng mga markers na kung saan atin pong ibabahagi sa ngayon. At ito pong mga markers na ito ay nagsasabing mababaw lamang ang ating huhukayin, at napakadali ang ating trabaho kapag nalaman natin ang mga sign na ito. So, atin po ito yung babahagi at sinikap po natin itong kunin upang ibahagi lamang sa inyo, mga ka-treasure hunter. Unahin po natin itong mukha na parang buwan na kung saan may kudlit po na parang letter C na dalawa, at may ilong po sa gitna na pahaba, at diretso ang kanyang bibig. Yan po ay nagsasabing object in 3 meters in front. Ibig sabihin, nasa harapan po niya ang treasure na kung saan 3 meters po ang layo mula po sa kinaroroonan po ng treasure sign na yan. At kung makita natin yan, ay nakaharap lang po siya, at ang kanyang hinaharap within 3 meters ay treasure na po, na kung saan maaring nakaharap po siya sa bato na binarinahan ng hapon, at doon po inilagay ang mahalagang bagay na kung saan maaring gold coins ito, or object na kung saan, ang ibig sabihin ng mga object na yan ay mga finished product, katulad ng mga diamond na uncut, mga precious stone na kung saan isiniksik lamang sa mga matitigas na bato at sanarado, at maaring hinaharap po nitong sign na ito, mga
Katrisyon Hunter. So tandaan po natin yan sapagkat napakahalaga po ang may alam po tungkol po sa mga sign na ito sapagkat ito po ay ang mga mabababaw na sign lamang. So object in 3 meters in front of him, ibig sabihin na object po ay nasa harap lamang niya. Susunod po ay itong 4 na kung saan parang baluktot po ang gilid niya na may maliit na baluktot at hindi siya nakadugtong sa dulo. Sa kapag makita tayo ng 4 na ganyan na mayroong plus doon na maliit at may tuldok sa gilid, yan po ay ibig sabihin down 2 meters to the object. So ibig sabihin maghukay daw tayo ng pababa sa kanyang tinuturo na 2 meters. So pag sinabing 2 meters ay nasa 7 feet lang more or less yung ating huhukayin. So mababaw po. So napakababaw po ang kinaroroonan ng treasure kapag makakita tayo ng ganito. Susunod po ang 4 na ganito na may dalawang bar sa gilid at may 4 na kung saan pababa na hindi nakadugtong sa dulo. Yan po ay nagsasabing 2 meters lamang ang nakatagong sikreto. Pag sinabing object ay treasure po ang ibig sabihin niya. Susunod po ang sign po na ito na parang arrow na kung saan may dalawang buntot na nag-letter V na para ding arrow. So kung mapapansin ninyo, mas malayo yung distansya doon sa dulo kaysa doon po sa buntot niya na magkadikit po dito sa gitna po na kung saan mapapansin ninyo may kakaiba sa kanya na magkadikit po ang dalawa sa buntot. Yan po ay nagsasabing pointing to object in 2 meters. So 2 meters din po ang sinasabi niya na distansya mula po sa tinuturo niya at nagtuturo po siya maaring sa bato na kung saan nandoon po ang object na kung saan ibinalot po sa bato or binarinahan yung bato at siniksik lamang or dinaganan lamang siya sa malaking bato na kung saan isa po siyang treasure na kung saan yun po ang kanyang itinuturo. So napakahalaga po kapag nakita tayo ng ganitong mga signs sapagkat yan po ay nagsasaad ng nakatagong sikreto na napakadaling kunin na hindi tayo masyadong nahihirapan. Si tinuturo na po niyang object ng 2 meters lamang at napakababaw po ang treasure kapag nakita natin yan. So ito pong susunod ay ang letter K po na may parang equal po sa gilid ng nasa lip side. So kapag nakita natin itong treasure sign na ito, siya po ay nagsasabi na 2 meters ang lalim ng iyong huhukayin. So kapag nakita natin to na letter K na may ganyan, huhukayin nyo lang po sa tapat niya, pailalim ng 2 meters at yan po ang kinaroroonan po ng nakatagong sikreto na kayamanan. So mahalaga po ang sign na ito sapagkat ito po ay ang mga mababaw lamang na mga sign na kung saan maaaring magbigay sa atin ng nakatagong sikretong kayamanan na maaaring makuha natin na hindi tayo masyadong nahihirapan. So susunod po mga treasure hunter, itong sunod na page ay ang parang W na kung saan may baluktot po sa dulo at magkabilang dulo. So mapapansin niyo nakatihaya yung baluktot dito at nakataob naman yung baluktot po sa dulo. So ang ibig mong sabihin niyan ay 5 yards sa mga inyong huhukayin kapag makakita kayo ng W na may ganyan po ang itsura. So 5 yards. Susunod po ang ito pong araw na ito na kung saan pababa. So lahat po ng araw na makikita natin na parang putol na wala pong kabila, magkabilaan man yan, mapakanan o mapakaliwa yan o anong biyak yan, basta na biyak yan at pababa po ang kanyang sinasabi ay 4 meters lang po ang lalim ng inyong huhukayin. So ang lalim po ng ating huhukayin kapag nakita tayo ng sign na ito, magpakanan man yan o kaliwa man yan ito, yan ay nagsasabi ng 4 meters ang ating huhukayin distansya mula po sa kanyang
itinuturo. So, susunod po ang itong araw na ito na kung saan mapapansin natin na may tuldok po ang kanyang pitan. At kapag nakakita tayo ng araw na ganito na kung saan ay may tuldok po ang kanyang pitan at kasing itsura nito, yan po ay nagsasabing 3 meters ang inyong huhukayin mula po dyan sa kinaroroonan ng araw na yan ay 3 meters lamang po ang distansya. Ang distansya po ng nakatagong kayamanan sa ilalim. Susunod po ay ang sign ito na parang number 7 na nakaturo sa ibaba o parang 1 po na may dalawang guhit sa gilid na pahaba yung isa at isang maiksi. Ang ibig sabihin po niyan ay 10 yards ang lalim. So, 10 yards po ang ating hukayin kapag nakita tayo ng ganitong klaseng sign. Susunod po mga ka-treasure hunter, ito pong sign na ito na parang araw. So kung mapapansin natin na para siyang araw, parang glittering of diamond, pero hindi, kasi ang glittering of diamond ay maliliit at napakarami yung kanyang glitterings. Ito ay mapapansin ninyo yung pangilan-ngilan lamang ang kanyang guhit sa gilid at mayroon siyang space dun sa taas na kakaiba siya. At ito po ay nagsasabing 11 yards ang lalim po ng inyong huhukayin. So hindi po lahat ng sign na ganito ay diamond. So balit sapagkat diamond po ay hindi ganito ang itsura at ang bumba din po ay hindi ganito ang itsura. Ito po ay nagsasabing 11 yards lamang ating huhukayin. So napakababo po ang ating huhukayin sa mga sign na ganito mga ka-treasure hunter. Pasensya na po kayo, medyo nabulol-bulol konti sapagkat nahihirapan tayong mag-explain sapagkat napakalakas po ang ulan nung kanina at medyo maingay. So hanggang dito na lamang po ang ating pagbabahagi at sana ay nakapagdagdag na naman tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga hapon at unti-unti po nating ibahagi sa inyo mga ka-treasure hunter ang ating nalalaman para po matuklasan ang mga sikreto ng mga hapon na dinala po dito sa ating bansa. So hanggang dito na lamang po at hanggang sa susunod na pagbabahagi, sana ay may naibigay na naman tayo sa inyong mga magagandang treasure sign at marker na kung saan makapagbigay sa inyo ng guide. So maraming salamat po sa inyong panonood.